Kabilang sa Blayan, Occidental Mindoro, sa mga kilalang tourist destination sa bansa. Pero ang hindi natin nakikita, matindi ang kalbaryo ng mga residente doon dahil palagi silang walang kuryente. Magbabalita si Brian Castillo. Alas 8 ng gabi at ganito na kadilim sa mga kalsada sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro dahil sa madalas na brownout. Ang mga residente, nakasanayan na raw ito. Si Jeffrey nga, inihahanda pa ang kanilang hapunan sa gitna ng dilim. Yun nga lang, damay din sa apektado ng patay sinding kuryente ang kanilang mga gamit. Maraming mga yung mga plants na iba, nasisira po eh. Madalas namang kulang sa tulog si Joanne. Balik sila sa paypay sa mga batang anak kapag namatay ang electric fan. Bubuksan namin yung pinto para pumasok yung hangin. Ang problema naman, lamok. So, yun may dengue pa? Oo, ngayon. Sobrang sa dengue ngayon. Pero ang sitwasyong ito, mas bumuti ng araw kumpara noong nakarang buwan na tumatagal ng 10 hanggang 12 oras ang brownout. Kalagitnaan na ng gabi nang mawala ng kuryente dito sa Sablayan. Marami sa mga residente, imbes na mahimbing nang natutulog, lumabas muna ng kanilang mga bahay para magpahangin. Ang iba naman, nagtsatsaga lang sa kakaunting ilaw mula sa mga kandila o kaya ay flashlight. Araw-araw at gabi-gabi itong kalbaryo ng ating mga kababayan dito sa Occidental Mindoro. Kaya nagre-reklamo ng mga negosyo gaya ng hotel na ito na nagpapatakbo ng generator kapag brownout. 2-5 a day. So, wala. Mas lalo pang gumas na nabigatan kami sa aming gastos. Talo pa din po. Hindi rin ligtas ang mismong munisipyo na plano ng bawasan ng araw ng pasok. Tumaas din ho ang halaga ng mga ginagamit na fuel sa pagpapatakbo ng makina. Ayon sa provincial government ng Occidental Mindoro, nasa 27 megawatts ang power supply na kinakailangan para matiyak ang maayos na kuryente sa probinsya. Kaya madalas na paringgan ng mga residente ang Occidental Mindoro Electric Cooperative o UMECO. Depensa naman ng UMECO, huwag silang sisihin. Sabay turo sa kanilang supplier na Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Ang idinadahilan daw nito ang mga hindi mapaganang planta. Ngayon, ang dahilan naman ng shutdown nila, wala na silang pambili ng fuel. Eh, hindi naman dapat cargo yon ng UMECO. Hindi rin yung cargo ng provincial government. Si Senator Raffy Tulfo, nananawagan na ng investigasyon sa problemang ito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng OMCPC kaugnay ng issue. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5.